So lumabas na nga ang latest chapter ng Boruto manga na chapter 59, titled Night. Sa chapter nga na ito ay magkakaroon ng conversation sa pagitan ni Amado at Kawaki. Sinasabi nga dito ni Amado na maaari niyang gawan ng bagong artificial karma itong si Kawaki para magkaroon siya ulit ng kapangyarihan. At sa chapter nga na ito ay maipapakilala na naman sa atin ang isa na namang bago at overpowered na villain na nagngangalang Daemon, ang kapatid ni Ada. So bago nga natin simulan ng ating Boruto Manga Chapter 59 review, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka na sa ating channel upang maging updated ka sa mga latest video na aking i-upload. At huwag mo na din kalimutang i-like ang ating video upang madami pang makakita at makanood nito. So with all that being said, let's first roll the intro. Tebayag! What a bad day, pushing to a new life, 3700 years now I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we soak up in the stone age, gotta find a way to get back to the more days. When the time makes a rhyme through the cold phase, anything to get back to the more ways, always. So bago nga natin talakayin ang mga pangyayari sa chapter 59, mag-recap nga muna tayo sa mga pangyayari sa chapter 58 ng Boruto manga. Sa previous chapter nga na ito, nakita natin ang pag-inom ni Boruto ng Byakugan Suppressant Drug na ibinigay sa kanya ni Naruto, nagawa naman ni Amado. Nakita natin ang maturity ni Boruto at malinaw nga na advanced na mag-isip itong si Boruto. Matured na talaga. Nakita din natin sa previous chapter ang pre-training session ng Team 7 at Kawaki upang paghandaan ang nalalapit na laban against sa pwersa ni Code at Ada. At nakita nga natin sa one-on-one battle dito ni Boruto at Kawaki na saglit lang na tinalo ni Boruto si Kawaki. At na-realize nga ni Kawaki na deep inside gusto niya pa ding magkaroon ng karma upang magkaroon siya ng sapat na lakas at kapangyarihan na lagpasan ang mga pagsubok sa kanyang hinaharap. At dito na nga papasok yung ating bagong manga chapter. So ang chapter 59 nga ay titled na Night. Ang cover page nga para sa chapter na ito ay imahe ni Kawaki. At ang unang part nga ng chapter na ito ay naglalaman ng flashback o panaginip ni Kawaki habang siya ay natutulog. Naalala niya nga ang kanyang kabataan kasama si Code. Galit sa kanya noon si Code dahil naiingit sa kanya si Code. Dahil naging isang successful at ideal vessel nga si Kawaki para kay Jigen. Pero itong si Code naman ay naging isang failed vessel. At dahil sa ingit nga, sinubukang patayin ni Code si Kawaki sa pamamagitan ng pananakal. At biglang ang nagising si Kawaki mula sa kanyang panaginip. Nagising siya sa isang facility o kwarto kasama si Sumire at Amado. Tinanong siya ni Amado kung binabangungot na naman daw ba si Kawaki o ginugulo na naman ba siya ng kanyang mga trauma. Sumagot si Kawaki na oo, na pinaginipan daw niya si Code at sinabi nga niya na lagi daw ingit itong si Code sa kanya. At hanggang ngayon nga daw ay hindi pa nagbabago at mukhang hindi pa nagbabago ang pagkaingit sa kanya ni Code. Sumagot naman si Amado na kahit naman si Kawaki daw ay hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Isa pa rin daw siyang vessel ni Ishiki Otsutsuki ngayon kahit wala na siyang karma seal. Tinanong ni Kawaki kung ano yung kanyang gustong iparating dahil hindi nga niya nagets yung sinabi ni Amado. Sumagot si Amado na kahit wala na daw ang kaluluwa ni Ishiki ay tinuturing pa din daw na isang vessel si Kawaki. Medyo shocked ang reaction ni Kawaki sa statement ni Amado. Then tinuloy ni Amado ang kanyang sinasabi. Ang katawan daw ni Kawaki ay nasa katapusan na ng proseso na tinatawag na Otsutsuki Transformation, ika ni Amado. Nagsilita din si Amado tungkol sa plano ni Boruto at Kawaki na lalagyan ni Boruto ng karma si Code upang kahit mag-resurrect si Momoshiki sa tunay na katawan ni Boruto ay maaari pa ding mag-resurrect si Boruto sa katawan ni Code. Ngunit may mga hindrance nga o sagabal pa din sa plano na ito, sabi ni Amado. Dahil kahit malagyan nga ni Boruto ng karma si Code, mahaba ang panahon na kakailanganin upang tuluyang maging successful ang Otsutsuki Transformation nitong si Code. So maaaring bago pa man maging successful ang kanilang plano, mauuna nang sumugod ang bagong kara-organization na pinamumunuan ni Code. At maaaring ang mapatay ni Code ang Hokage na si Naruto bago pa man mag-resurrect sa katawan niya si Boruto. At madali nga niya itong magagawa dahil sa kasalukuyan nga walang magpuprotekta kay Naruto. Wala na siyang Ninetales Chakra, wala na ang karma si Kawaki na magbibigay sa kanya ng kakayahan na protektahan si Naruto, wala nang Rinnegan si Sasuke at tandaan natin guys na mas malakas pa si Code kay Jigen. Kaya naman wala silang pag-asa na manalo kay Code ngayong mas humina na nga si Naruto at Sasuke. At kung pinanood nyo nga yung latest episode ng anime ng Boruto, kitang kita naman na minaltrato ni Jigen si Naruto at Sasuke. So paano pa kung si Code na yung lalaban, diba? Kaya naman minungkahi ni Amado na mayroon daw siyang paraan upang bigyan si Kawaki ng kapangyarihan kung gugustuhin daw ni Kawaki.
Sabi ni Amado na kahit wala na daw si Ishiki, eh maaari pa din daw niyang bigyan ng bagong karma si Kawaki. Agad namang tumanggi si Kawaki at sinabing nonsense daw yung sinasabi ni Amado. Ngunit mukhang magiging mapilit nga itong si Amado at magiging makulit dito kay Kawaki. At para sa akin nga guys, mind games ang nilalaro nitong si Amado. Inuutakan niya si Kawaki dahil alam nga niyang gugustuhin din ni Kawaki na malagyan ulit ng karma seal dahil ito nga lang yung paraan upang magkaroon siya ulit ng sapat na kapangyarihan upang maprotektahan si Naruto. Ngunit sa ngayon nga ito manggi muna siya sa alok ni Amado dahil sa init ng kanyang ulo. Next scene nga napunta naman tayo sa kampo ni Aida na nasa facility ni Boro. Nagkaroon ng maliit na conversation si Code at Aida tungkol kay Naruto. Ayaw sanang patayin ni Aida si Naruto dahil crush nga niya si Kawaki. At kung gusto ngang protektahan ni Kawaki si Naruto, gusto niya na buhayin si Naruto para kay Kawaki. Ngunit hindi nga pumayag si Code. Sinabi niya na si Naruto at ang mga kasama ni Naruto na lumaban kay Ishiki ay ang kanilang mga main target. Dahil sila nga yung pamatay sa tinuturing ni Code na kanyang Diyos na si Ishiki Otsutsuki. At nagkaroon nga din ng revelation dito si Aida. Sinabi niya na wala daw siyang ibang alam na fighting style maliban sa taijutsu at hindi nga daw siya malakas pagdating sa labanan. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan ni Code na si Aida daw ang magiging mata at tenga ng kanilang organization gamit ang kanyang Senrigan. At si Code naman daw ang magiging knight o warrior ng kanilang organization. At dahil mahal na mahal nga ni Code itong si Aida dahil sa malandi ang kupal na to, nag-aalala talaga siya kay Aida na maaaring gawing target ni Boruto at Kawaki. Dahil ang attraction ability nga ni Aida ay hindi mag-work sa mga Otsutsuki na katulad ni Boruto at Kawaki na Otsutsuki na ang mga katawan gawa ng kanilang karma. So vulnerable talaga si Aida sa mga katulad ni Boruto at Kawaki na maaari siyang targetin. Kaya naman sabi dito ni Aida may ipapakilala daw siya sa atin na pangalawang knight at warrior ng kanilang organization na maaaring magbantay sa kanya kahit wala si Code. Abangan niyo mamaya kung sino. So napunta ulit tayo sa ibang scene. Andito naman tayo kay Shikadai at Kawaki. At wala namang big deal dito, pinapakalma lang ni Shikadai ang galit na si Kawaki dahil 'di ba nung doon sa sinabi ni Amado kanina at sinabi nga dito ni Shikadai na maging feel at home daw dapat si Kawaki sa loob ng Konoha at huwag masyadong mag-aalala sa mga bagay-bagay. So, 'yun lang, next scene ay napunta naman ulit tayo dito kay Amado. So, ito 'yung importante dito, guys. Matapos umalis ni Kawaki, tinanong ni Sumire si Amado kung ano 'yung mga ibig sabihin niya kanina na sa conversation nila ni Kawaki. Ngunit parang paiwas nga yung sagot dito ni Amado. Iniba niya ang usapan at tinanong niya si Sumire sa mga utos ni Shikamaru kung ano daw ba yung order ni Shikamaru. Ngunit sumagot naman si Sumire na huwag daw ibahin yung usapan. At dito nga ni-reveal na ni Amado na may inactive power daw itong si Kawaki dahil naging vessel nga daw siya ni Ishiki Otsutsuki. At ngayon nga daw isa na din siyang Otsutsuki. Si Kawaki daw isa ng Otsutsuki. At kaya daw nitong si Amado na lagyan ng bagong karma si Kawaki. At dito nga hindi na magagawang mag-resurrect ni Ishiki sa karma ni Kawaki dahil patay na nga daw si Ishiki. Tinanong naman ni Sumire kung ano naman yung intention dito ni Amado. Ngunit hindi nga sumagot itong si Amado. Kaya maaaring may maitim o masamang balak itong si Amado. Well, di natin alam pero ang sus nung kanyang galawan. So guys, next scene ay pinakilala na nga sa atin ang pangalawang knight ni Aida. May nabuksan na namang isang pod o capsule sa facility ni Boro na naglalaman dapat ng isang cyborg. Ngunit pagbukas nga nito, wala namang tao. A few seconds later, bigla silang may nakitang bata na maliit lang na umakyat agad sa likod ni Code. Umakyat parang pumatong na parang gago. At dapat nga iatakihin siya ni Code. Ngunit pinahinto nga ni Aida ang atake ni Code. Ang bagong karakter nga na ito ay tinatawag na Daemon. Ito si Daemon. At siya nga ang kapatid ni Aida. Nakababatang kapatid. Nireveal nga na may kakayahan itong si Daemon na i-reflect ang kahit anong atake ng kalaban. At kung mas malakas ang killing intent ng kalaban o bloodlust ng kalaban kay Daemon, mas malakas din yung gante na atake na babalik sa kalaban ni Daemon. So parang kanunod kayo ng 7 Deadly Sins, ito yung full counter. Kaya kahit sino pa yung kanyang makalaban, siguradong di nila magagawang tapatan ang abilidad ng batang ito. So ayan lang naman yung mga info na nakuha natin sa chapter 59 ng Boruto manga. So sana guys nag-enjoy kayo and please like the video and don't forget to subscribe. At kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba and I'll see you guys in the next video. Andre Senpai out. Peace!